Okay. Ito naman po yung ating arroz valenciana. Ito po yung authentic naman sa Malabon, sa Cavite rin po. Ayan ho. So, mixture ng lahat ng meat. May atay baluna ng manok, and then pork, ayan, eggs. Hindi ito, ano, hindi ito paella o ano. Ang paella po kasi, more on seafoods. Ito naman po, yung talagang meat siya. Meat. Ah, okay. Tapos, napakadaming, ano ito, pogo eggs, no? Opo. Surprise yan. Napaka-colorful for Christmas. Okay. So, kung magpapa-cater kayo kay Towns Delight, tatandaan niyo ito, masarap. Ito. Salamat po. Oo, tsaka ito. Ako, tataba ako. Anong rice po ito? Bali, yan po ay malagkit. Malagkit. Mixture ng malagkit at saka yung ating ordinary rice. Reminds me of, kasi magkakapatid naman yan lahat, ano? Reminds me of the binghi ng Pampanga. Pampanga po. Oo. Pero ano kung kaibahin nito sa binghi? Yung binghi microphone po niyo. Binghi is not called is not reddish in color. It's yellow. Yellow. Oo. Because of the turmeric. Oo. Or the yellow ginger. Oo. Ito ho. At the coloring is the tomato sauce. Tomato sauce. Tapos meron kayong lahat. Meron kayo. Seafoods, meats, chicken giblet, no? Chicken liver, you use a lot. Chorizo Bilbao. Oo. So, pure, ano ito? Pure malagkit. Malagkit pa sa ka-ordinary rice. Tapos, ang ginamit po sa kanya, olive oil. Wow, yeah. Olive oil. Oh, Christmas dish. Babalikan ko yan, namaya. Huwag niyong ilatatabi. Ngayon, ito, ano ito? Callos a la Madrileña. Opo. Kasi Caviteños are really influenced by Spaniards. Opo. Kaya okay. Mostly na yung pagkain natin, puro may olive oil. Ayan. May olives. Olives. Oo. Pero sabi ko nga, mga ilustrado kayo noon, di ba? Oo, ano ito? Pero ano ito? May tripe. Opo, ox tripe. Ox tripe. Okay. Tapos, pata ng baka. Yung para pampalapot, ano? Opo. Oo. At saka, may chorizo. Chorizo, at saka garabansos. Opo. Di ba kayo nagugutom na dyan? Ako ho. Masarap siya. Ito, nilagyan nyo ng, ano ito? Ano ito yan po siya? Yung grated cheese. Grated, yun ang kaibahan, no? Actually, nilalagyan namin ng fusion ng mga pagkain. Yung unang kaibahan ng ordinary callos, meron kayong cheese. Kaya napakasarap ng flavor, no? O ito, naku, ito, famous ito, di ba? Morconitos. Morcon ng Cavite talagang very famous, di ba? Usually morcon malalaki po. So ito ginawa naman namin, maliliit naman siya. Maliliit. Ako, napakalaki iho. Yung maliit lang, maliit. Maliit. Ayan, maliit. Okay, morconitos. Ito, tingnan naman ninyo ito, Morcon ito, morcon cut, pero maliliit. Opo. Okay, mamaya ako siya kakanin with my callos. Okay. Ano ang soup ninyo pagka ganyan po? Usually po, kapag Noche Buena, palagi sa mga bahay-bahay merong sopas. Oo. So, yun o. Yung sopas naman ng Caviteños, may chicken liver and gizzard. Yan ba yung ano? Kasi ang lola ko nung araw, may tinatawag kami na ano yung kalendrakas. Kalendrakas. Diba? It's not a soup. Hindi yung soup yung gulay. Hindi, ang aming kalendrakas po ay ano soup na may macaroni. Na ganyan, na may macaroni. Oo. Sopas na 'yon. Okay. So, pagka ang mga Caviteño, they honor ng mga time traditions ano, pagka Noche Buena, sisimba kaya tapos kakain ka. Yes. Oo. Nakita ko nga doon mamaya, pupuntahan natin yung dessert naman ni Mama Sel, no, yung ensemada. At saka bibingka. Ensemada, bibingka, at marami pang iba. Marami pang iba. Huwag kayong mamawala at dadalhin namin kayo mamaya sa dessert table ni Mama Sel. At pakikita rin namin
Yung pamilya po niya, napaka ano, talented. Yung anak niyo, si Kyla, ang gumagawa ng cake. Apo na yun? Gumagawa ko yung aking anak. Si Maricon. Pinangalan lang sa anak. Pinangalan sa anak. Si Maricon ang bake shop. At si Kyla ang apo ninyo. Kita na niyo. Napaka-talented ng pamilya ni Mama Sel. Mama Sel, anong apelido niyo nung araw? Nung Del Rosario. Nung kayo'y dalaga. Del Rosario. Pero talagang tubong tansa kayo? Tubong tansa. Ikaw, Connie? Serero po. Tubong Amaya. Amaya. Saan yun? isa po sa mga baryo ng Tansa. Tansa. Kaya approve kayo agad. di ba? Sige. Ang swerte ni Andrew. Sige, babalik kami doon naman sa dessert spread ng Pasko sa Cavite. Hi, I'm back here on this day, and as you can see, I'm very, very happy. Medyo nabusog ako, pero marami pa tayong itatry na pagkain ng Town's Delight para sa Christmas, Pasko sa Cavite. Kaya nga sabi ko, mag-iba naman tayo at Pasko sa Cavite. Kanina meron silang ham, no? You had ham there. Ham, yeah. Opo. Oh, ano ba naman ang Christmas na walang ham? Yes. Yung ba gawa ninyo? Opo, si Mama Sel po ang nagagawa. Kaya bilog eh. Bilog opo. Yung ham ninyo, no? Tapos laging may queso de bola. Queso de bola. Okay. Bilog ulit. Bilog din. At saka tsokolate. Diba? Alright. Sige. Dito naman, ang aming susubukan ni Milo ay chocolate fountain. Do you know what a chocolate fountain is? Ito ho yung pinagkakaguluhan ngayon sa mga catering na chocolate fountain. Anong ginagamit po ninyong chocolate dito po? Belgian chocolate. Belgian chocolate. Okay. So, whether puti siya or dark chocolate, mm-hmm. Belgian chocolate. Okay. Tapos, hinahaluan ng cooking oil para mag... Hindi na po. It's ready. It's ready. It's ready. Chocolate intended for the fountain. I see. Uh-huh. So, you need to buy the right chocolate. Uh-huh. Not all chocolate can be used for fountain. Uh-huh. That's why pala yung mga iba, medyo ginagamit, mayroong vegetable oil. Okay. Yeah. Okay, so hindi pala pwede. Ganito ho yan. Ito, pwede kayo ng fruits, no? Pwede kayo ng fruits. Ito, apples, no? Tapos pwede rin kayo sa mga bata, yung mga bagets ho, tuwan-tuwa dito sa marshmallow. Pero double kill yun eh, no? Double chocolate. Ngayon, tapos ito, merong innovation ang Town's Delight. Ito po ay breadsticks, right? Tapos, ididip lang nyo dito. Alam mo, mas maganda siguro, ito mahaba, ano? Mahaba. Mama Sel, gawanin nyo ito. Opo. Okay. Sa bake shop. Do you sell it? No, you don't sell it. Sell okay, ayaw ni Andrew. Okay, say, ganyan. You dip. Oy, naku po. Ayan. Tapos, ganyan po. Ayan lang sa chocolate fountain. Aha. Okay. Explain mo pa nga yung chocolate fountain mo kasi makain ako. Sa chocolate fountain po namin, meron kaming iba't ibang mga desserts na pwedeng lagyan ng chocolate. Ito po yung ating ito po yung cream puff balls and then yung pati ating yan. Opo. Okay. So swan puff, fresh apples on stick, ati pong bread sticks, and then pwede rin po ang marshmallow. So, yan po. Okay. Actually, pwede magkaroon ng mga innovations kung ano yung available sa market. You know? Pineapple. Okay, fresh grapes. Yan ha. Kiwi. Strawberry. Kiwi. Strawberry. Pero ito pala pati itong puff ninyo. Opo. So, usually ito. Meron po tayong barbecue stick o kaya ay cocktail toothpick. Yan ha. Okay. Maganda ho ito pag may party kayo dahil pagkahaguluhan. Ito mismo pinagkahaguluhan na eh, no? Opo. Tapos, Mama Sel, yung ano mo, gawa daw nyo yung ensemada. Gawa namin. O sige, turong nyo nga yung ensemada. Sa Kailas Bake Shop. Ensemada yan. Anong kaibahin yan sa ibang ensemada po? Sila nagkakaiba kasi ang ingredients yan alas pare-pareho naman. Ilapit but we use queso de bola for special ensemada. Okay. So, most especially kapag Pasko, so it's more special, we put salted egg,
salted eggs, or okay. Queso de bola, so that makes it even more special. Eh yun, yung parang ano yan, yung parang coffee ring yun? Yeah, it's ano? A cake, so Christmas wreath. We call it Christmas wreath. With Christmas glazed cookies on the sides. Okay. Uh-huh.